Doc Ren, I just want to ask if kaya ba matreat ang may prostate cancer na stage 1. 58 years old po ako. Thanks po. Okay. Pagdating sa prostate po kasi, makakatulong po yung aming concept. As a matter of fact, I have already seen several patients na natulungan naman. Ganito po, eh, no? Kanina, we had a case of goiter. Goiter is a gland. Goiter is an enlarged gland. And now, we have a prostate that is enlarged. Okay? Gland din po yan. If you would note po, ang glands, their function is secretory, meaning naglalabas po sila ng a specific substance. It could be a hormone, it could be a chemical, or it could be a fluid. For example, yung thyroid, ang nililis po niyan is thyroid hormone. Yung adrenals natin, naglalabas po yan ng chemical in the form of adrenaline. Yung inyong prostate, naglalabas po yan ng fluid. Ang tawag po dyan is seminal fluid. Ang breast po, naglalabas din ng fluid. Ang tawag po dyan, gatas. Now, itong mga glands na ito, they need a vehicle para mailabas yung dapat nilang ilabas. And this vehicle usually is fluid, which is water. Ngayon, kung kulang yung katawan nyo ng tubig, ang gagawin ng mga glands na ito, they will begin hoarding water. Mag-iimbak po sila kasi ang katawan mo is short of water. Para siyang negosyo. Diba, let's say sa market, kung merong isang commodity like rice or sugar, diba, na kulang or nag-short, ang gagawin ng negosyante, bibili siya ng bulk para kumita ng malaki. Ang tanong, saan niya ilalagay yung binibili niya? Sa malaking bodega para kumita po siya. So, ganun din ang gagawin ng ating glands pagkulang po sa tubig. Ngayon, kaya nga lumalaki, nagkaroon ng enlargement dahil the glands will accommodate more water doon sa loob ng cells. So, kung gusto nyo na paliitin at hindi sila mag-iimbak, make your body more available sa water. Kasi wala naman negosyante naman kung yung abundant yung commodity, hindi naman sila mag-iimbak kasi sayang lang yung puhunan nila, iniimbak lang. Di ba? There's no demand. So, ganun din pong gagawin nyo sa katawan po ninyo. So, ganong karaming tubig nga ang kailangan natin, which is 50 ml per kilogram body weight per day. And syempre, kailangan din yung minerals kasi kung wala yung minerals, hindi naman ma-hydrate yung cells natin na maayos, including these glands. So, ganun po yung magiging approach nyo. Hindi yung kailangan kung ano-anong gamot. All you need to do is to supply your body with ample or with sufficient volume of water at ito po ay tutulong paliitin yung mga lahat ng mga malalaking organs na yan. Lalo-lalo pag pinag-usapan po natin ay enlargement. Kaya kung talagang titingnan nyo, most of the cancers are glands. Diba? Pancreatic cancer. Oh, itong suso, diba? Prostate. Oh, adrenal. Okay? So, tubig lang po. Maraming tubig lang.